No, I'm asking the question about favorite films because we're celebrating 100 years of Philippine cinema. Kung meron kayong nais, kung meron kayong pangarap para sa pelikulang Pilipino, ano ito? Ikaw nga, Edong, let's start with you. Siguro po, lalo na po, nanggaling po ako sa independent film movies, mas lumawak pa yung audience na ma-reach ng independent cinema and maging kapantay ng, well, kung pangarap man lang, maging kapantay ng kung ano man yung naaabot ng market ng mainstream cinema. Yun yung pinakapangarap ko. Kasi ang pelikula naman ay ginawa para sa manonood. Okay. Lola Igna, ano ang iyong pangarap pala para sa pelikulang Pilipino na nagdiriwang ng 100 taon? Sana dumating ang sandali na ang bawat bayan sa Pilipinas may representasyong mga artista, manunulat sa buo. Hindi lang naman ang marunong sumulat at tumarte mga taga-Maynila, di ba? Totoo. Kailangan lahat, may sinihan, ultimo sa baryo. Kasi ako, galing akong baryo. Baryo Sugong, Balen, Masbate. Alam mo, baryo yun. So, yun ang sabi ko, kailan mangyayari kaya ito? Sana, after 100 years, magawa na natin yun. We have directors from all over the country. Lahat ng artista nang gagaling dyan. At ang mamuno at magpatakbo ay ang mga artista mismo. Kailangan sila ang humawak ng kanilang mundo upang talagang dumiretso ito kung saan dapat ito papunta, anong dapat gawin dito sa bayan, ano ang reason. Why do we have films? Di ba? Sa ating mga audience, ano bang atin pwedeng ibigay sa audience? Puro na lang ba kukuha tayo ng pera? Anong kapalit? Intellectual, di ba? Historical, cultural, emotional, lahat. Development, may itutunan tayo. Para lalo tayong gumandang mga Pilipino, maging sobrang magandang tao, mga ganun, sana ganun, magawa yun ang pelikula, tumulong. Okay. Suzette, ikaw. Well, I'm an advocate to regional films, especially Visayan films, and I sana magkaroon ng same opportunity, same support ang mga Visayan films, ang regional films, tulad ng mga Tagalog films. And sana rin magkaroon rin ng cultural center venue sa Visayas and sa Mindanao para mabigyan rin ng pagkakataon ng mga Visayas-Mindanao talents. Okay. Beth, ikaw. Pangarap? Ako, ang pinapangarap ko, hindi lang yung sa probinsya, kundi yung suporta sana at tulong ng gobyerno sa pelikulang Pilipino. Kasi hindi ko alam kung naiisip nila kung gaano kagaling ang Pilipinong direktor at mga aktor. Tayo, we can make do. Pwede nating tapalan ito. Kahit umuulan, pwedeng kunan. Hindi pwede yan sa Amerika, hindi yan pwede sa Europe. Doon may oras tayo, inaabot ng 3 araw diretso, walang tulog. Oo. Alam mo, ang galing ng Pilipino. Ang galing natin, aktor. Nakita mo naman. Ang malas lang nila kasi hindi kami lahat kasali sa contest. Dahil kung hindi, lahat sila. Kami lahat ang mananalo. Ito, pinagyayabang ko talaga. Pasensya na po. Pinagyayabang ko ang kagalingan ng pelikulang Pilipino, ng direktor na Pilipino at aktor na Pilipino. Kaya nating labanan ang kahit anong country when it comes to direction, being a director and being an actor. Kaya kung susuportahan sana ng gobyerno, bibigyan ng isang malaking pondo na bawat isa, yun, pinapangarap ko yun. Sa bawat pelikula, bawat aktor, bawat direktor. At saka yung tax namin, ang laki. Hanggang ngayon, hindi nasusolusyonan yan. Ang tagal-tagal na. Akala ko nung panahon ni ERAP, maaayos. Hindi. Hanggang ngayon, lumaki pa yata lalo. Yun lang. Okay. Gina, ikaw. Pareho kay Oro, yung tulong sana ng gobyerno para sa mga pelikula natin. Ako gusto ko yung fact na ang dami-daming mga indie producers, merong mga in collaboration, 2 or 3 movie producers na nagka-collaborate para sa isang malaking proyekto, yung mga ganyan. Gusto ko yun.
sana bumalik ulit yung sigla ng pelikulang Pilipino, like yung time nung sinasabi nilang the golden age of the Philippine cinema, yan yung time ng mga dunal sa tubig, yung mga ganito kami noon, paano kami, yung sunod-sunod na pelikula na magaganda, whether kumita o hindi kumita, ay pero sunod-sunod dahil magagandang proyekto at merong sumusugal, merong tama, nagsusuporta para doon. Sana merong ganon. I mean, Lisa Dino is doing great in her post, but sana maswing niya din yung ano, yung she could wing it na masuportahan ang pelikulang Pilipino. Hindi lang dahil bibigyan mo ng budget, ano, hindi. Yun nga, sinasabi ni Oro, taxes. Ang bibigat ng taxes natin, at pagkatapos, yung pang mga, kung anong maliit na taxes yan, hindi na ibabalik sa mga manggagawa, di ba? Gusto ko yung nangyayari mga ginagawa ng mga indie films ngayon, ang dami-daming storya. Hindi ko alam kung saan ang gagaling. Ang hirap umisip ng storya para maging isang pelikula. Pero sila, merong isang pangyayari sa buhay nila, and then it gives them an inspiration to create. You know, ang gagaling nila. So sana bumalik 'yon, bumalik magkaroon ng audience. Sana matutunan natin how to market a film. Sana matutunan natin paano natin ipopromote ang pelikulang to. Sana matutunan natin or tulungan natin ng isang pelikula to promote it. The big stations, right? Napakamahal ng pagpapalabas ng trailer sa isang estasyon, di ba? Especially when you're not connected to a station. Why not give something to a deserving film? Na bigyan mo, sige, libre na yan. Kasi ang ganda eh. Di ba? Yun incentives. Sinasabi ni Angie na, huwag puro tayo kabig, huwag bigay naman tayo. Sinasabi ko yan kasi magagawa ng paraan. I'm sure merong makakaisip, merong isang brilliant mind katulad mo na pwedeng makaisip kung paano maipapagsama lahat siyan. Talagang challenge naman ako. No, but you're making a lot of sense. You're really making a lot of sense. It's not just the process of making movies, but the process of selling. Yes. Packaging, branding movies. Yes. Oo, kasi your point that you do films for an audience makes a lot of sense. I'd like to invite you to subscribe to Cinema One YouTube channel, The Experience, inside the cinema's thought-provoking conversations with the brightest stars on screen and the people behind the scenes. Thank you.